Sa simula ay inakala ni Carlito na simpleng rayuma lang ang kanyang sakit, kaya hindi niya ito pinan. Dahil sa pangyayaring yon, ibinalik ni Beth sa bahay ni Nanita si Carlito. Dito na nagsimula ang malaking gulo sa pagitan ng maghipag na sina Nanita at Beth laban sa nakakatandang kapatid ni Carlito na si Luz. Hoy! Saan kayo galing? Tinapon po namin yung ihi ni Papa. Puno na po kasi. Bait talaga ng mga anak ko. Pasensya na kayo. Hindi dapat kayo gumagawa niyan. Pero wala tayong magagawa. Kailangan magtrabaho ng mama. Nanita. Nanita. Carlito, bakit? Nagugutom na ako. Gusto nang kumain. Sandali. Paghahain ko lang ikaw. Pwede bang bilisan mo? Gabi ka na umuwi. Ganyan ka pa magsalita. Nasa kalsada ako. Hindi para makipag-chismisan o magsaya. Nagtatrabaho ako. Dahil kung hindi ako magtatrabaho, lahat tayo mamamatay ng dilat ang mata. Nanunumbat ka ba? Ha? Ginugutom mo na nga ako ganyan ka pa magsalita? Wala ka nang kwentang asawa. Wala ka pang kwentang ina. Sino nag-aalaga sa akin dito? Ha? Anak mo! Oh! Carlito, hindi ako nanunumbat. Nagsasabi lang ako ng totoo. Siguro nga, wala akong kwentang asawa. Pero, hindi ako makakapayag. Tawagin mo akong isang walang kwentang ina! Utop ka! Eto! Isaksak mo sa kabiting mong walang sige sa kakapsak! Mamatay ka na! Pakiusap lang, mamatay ka na! Sa kabila ng pagiging bugnuti ni Carlito, nanatiling buo ang pagmamahal ni Carla sa kanyang ama. Kahit hirap at walang muwang, siya ang matyagang nag-aalaga rito. Mabuti na lahat ng dito ka. Nag-aalaga sa akin. Siyempre naman po. Papa kita eh. Anak, pasensya ka na. Dahil sa sakit ko, tumigil ko ni Junior sa pag-aaral. Kahit lang po yun, sabi naman po ni Nanay, pag bumaling na daw po kayo, makapag-aaral na daw po kami ulit. Masarap po ba talagang puto mo, pa? Sobra, anak. Masarap talaga eh. Minsan nga nagdadasal ako para lang mamatay na ako. Mas, Papa. Ayaw po kita mawala. Mahal po kita. Alam ko po, gagaling ka. Gagaling ka po. Hindi na po nag-aaral. Dito na lang po ako lagi. Aalagaan po kita. Lagi po kitang pupunasan. Lagi rin po kitang hilutin. Hindi ka po mamamatay. Di ba po nag-promise ka po sa akin? Pag nagtipo po ako, ikaw po sasayo sa akin. Alam niyo, napakasakit. Mamatay!
anak. Tayo na, kain na tayo. Ninita? Ninita! Ninita, ano ba ginagawa mo? Halika na! Ninita! Ba't ikaw na naman nandito? Nasaan ang nanay mo? Ha? Ba't ikaw na lang lagi nag-aalaga sa akin din? Ha! Ikaw! Ano ba ang kailangan mo? Badbakas! Hindi ka na lang mamatay! Dapat tapos na lahat ng paghihirap natin! Noyong! Ay! Ako mamatay sa iyo! Paano naman sa kanan, please? Nat. Salamat, ah. Para manatili ako dito sa tabi mo. At pati na rin ang mga anak natin.